Hello, good morning mga boss. Lilinisin natin tong ating throttle body at saka ang kanyang IECB or idle air control valve. Kasi itong sasakyan na to, mataas ang RPM pagka cold start. Tapos pag nag-aircon na, medyo palyado ang makina. So tingnan natin kung maayos natin sa pamamagitan ng pagtanggal natin ng body throttle or throttle body, linisin natin at saka yung IEC valve. So first step, pakita ko muna sa inyo na malakas talaga ang kanyang RPM. Ito, i-start natin. So kita nyo mga boss, pag cold start, di ba? Nasa 1300 ang kanyang RPM. So sobrang taas. Kita nyo, matagal pa mag bababa yan. So subukan ko ngayon ang aircon niya para makita natin kung ilan ang kanyang RPM pag naka-on ang aircon. So linisin pa rin natin yan ng throttle body at saka yung IEC valve. So ito yon ang tunog ng makina pag hindi naka aircon mga boss. So papakita ko sa inyo pag naka aircon na. Medyo palyado ang makina. So ayun ko muna ang aircon. Boss, nasa 1 pa rin ang RPM. Iyon natin ang aircon mga boss ha. Yan, on ang aircon. So ito yung tunog ng makina pag naka aircon mga boss. Pumapalyar na. Yan mga boss, pumapalyar na. Nagba-vibrate na siya pag palyado na mga boss. So subukan natin ayusin kung kaya natin. Yan na mga boss, tanggalan natin ang battery para mas may bakante tayo dito, may lugar tayo dito sa pagtanggal. So mga boss, maging mapagmatsyag tayo sa pagtanggal natin ng ating mga bolt. Dapat kung saan mo ito tinanggal, isauli mo yung bolt para hindi mawala, hindi natin makalimutan mamaya. Natin itong kanyang harness. So tanggalin natin ang kanyang accelerator cable. So
ingat tayo sa pagtanggal ng mga hose, mga busa. Dapat picturean mo to sa cellphone o maglalagay ka ng tag, ng name tag, para madali lang pagbalik mamaya. So tinanggal ko ang gloves ko, mga boss, kasi mahirap magtanggal ng nut o ng mga screw at saka tornilyo doon sa pag may gloves kang suot. So ito na, tanggalin natin itong harness niya sa idle air control. Yan. So may lima, may anim siya na wire. So mga boss, ito na yung ating body throttle. Throttle body, tingnan nyo mga boss, ang dumi. So dito sa ating unit na tinanggal, na ito ay Mitsubishi Space Gear 2003 na model. So ang throttle body niya may 4 na bolt. Yan. Dito. Yan. Dito. At itong kanyang hose, tanggalin natin sa cooling niya. Saka ito. Ingatan natin itong mga boss na hindi mabasa itong ating connection sa harness ng idle air control. Saka ito rin. Itong mga vacuum, mga boss, tanggalin din natin ito. So ito yun mga boss, tinanggalan natin ito. Na, tapos nilagyan natin ng marking ang IEC niya. Tapos itong isa para dito. Tapos kailangan talaga magamos sa lagyan natin to ng mga yung packing tape para hindi malagyan ng mga debris at mga falling particles. Dito sa back yung mga boss, binaklas ko na, tapos nilagyan ko ng number. Dito yan. Yan, supply sa hangin. Yan, tinanggal ko. Nalagyan ko ng zero. Tapos itong tatlo na to. Yan. Inambiran ko na lang. Yan. Mas mabuti mga boss, may mga markings kayo para hindi magpalit-palit yung mga hose. Kasi ang liliit nito mga boss, oh. Yan, oh. Itong tatlong to. Yan, itong tatlong yan mga boss. So tanggalin ko sana itong IEC. So hindi matanggal ni kasi itong star screwdriver ko. So tanggalin ko itong buo na throttle body. Ingatan itong dito, itong butas dito sa throttle body na walang mahulog ng mga bolt. Safety first mga boss, baka mahulog doon sa intake manifold. So hindi natin babaklasin yung intake manifold. Pag nahulogan ng bolt yan, sigurado babaklasin mo yan. Ito.
namin nito, yung cooling sa ating idle air control. Tapos nabutas pa itong idle air control valve. Grabe mga boss, sobrang dumi. Yan o, kita nyo mga boss. Yan o, ang dumi nito mga boss. Baka isa siguro to sa dahilan kaya tumaas yung ating RPM, matagal bababa. So linisan natin mga boss. Linisan din natin tong housing mga boss sa kanyang idle air control. Madumi din mga boss. Ito ng ating throttle body. Yan. So ikabit na natin mga boss. At saka mga boss, remind ko lang sa inyo, kung ano yung pinakahuli nating tinanggal, yun din ang pinakauna nating ibalik. Lagi nyong tatandaan yan mga boss.
guys, na nakompleto na natin. So try na natin testing na panda rin. So saksak na natin itong susi para sa paganda. Hopefully guys, sana naayos natin. Sana okay na. Kahit papano, sana bumaba yung RPM. Sige, start na guys ha. Saksak ko na. Yan guys, nasa 1.5 ang unang start. Yan, pababa na. Yan. Try ko i-on ang aircon guys. Yan, naka-on ang aircon guys. So ito na guys, nasa 1000 plus na lang ang RPM pag naka-on ang aircon. So yung nilinisan natin ang AC bulb at throttle body, meron talagang remedyo, may naayos naman guys. So siguro kulang pa sa pag-adjust ng RPM. Adjustan ko na lang tong kanyang air bulb, yung supply sa hangin pag naka-idle. So hopefully may natutunan kayo guys. Salamat sa panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat. God bless guys. Mabuhay. Thank you.